Alam mo, okay lang ako. Tatlong salita na lagi mong binabanggit kapag kinakamusta ka. Bakit nga ba sa tuwing may nangangamusta sa'yo ay lagi mong sinasabi na okay lang ako? Napapagod ka na kasi magpaliwanag at ikwento ang nararamdaman mo sa iba kaya sinasabi mo ang mga salitang okay lang ako. Ayaw mo nang pahabain ang kwentuhan lalo na't alam mong hindi nila maiintindihan ang nararamdaman mo. At natatakot ka baka kung sakaling maglabas ka ng saloobin ay mag-iba sila sa'yo. Kaya sinasabi mo na okay lang ako. Gusto mo lang ipakita sa kanila na maayos ka kahit na sa kabila ng lahat ay madami kang pinagdadaanan. Dahil ayaw mong isipin pa nila ang problema mo at ayaw mong makadagdag sa mga alalahanin nila. Kaya minamabuti mo na lang sabihin na okay lang ako. Iniisip mo na kung makikita ka nilang mahina eh baka mawalan sila ng pag-asa lalo na't ikaw ang kinakapitan nila kaya sinasabi mong okay lang ako. Kung maaari mo lang sabihin ng mga salitang ayoko na ay matagal mo nang ginawa. Ayoko na. Ayoko nang magtrabaho dahil nakakasawa na. Ayoko nang mag-isip ng mag-isip kasi nakakabaliw. Ayoko nang lumaban dahil nakakapagod na. Ayoko nang magpatuloy pa dahil wala naman patutunguhan. Yung tipong kulang na lang nasabihin mo ay ayoko nang mabuhay pa. Pero hindi pwede dahil alam mong may mga umaasa sa'yo na kung gagawin mo yon ay maraming maapektuhan kaya mas pinipili mong ipakita sa kanila na okay lang ikaw. May tanong ako sa'yo, kailan mo huling kinamusta ang sarili mo? Kailan ang huling pagkakataon na umiyak ka? At kailan ang huling pagkakataon na nakita mong masaya ka? Baka sa sobrang pag-aalala mo sa iba ay nakalimutan mo nang kamustahin ang sarili mo. Alam mo, maaari ka naman magsabi ng nararamdaman mo. Nandiyan ang Diyos, pamilya mo at mga totoong kaibigan mo. Maiintindihan ka nila. Makakabawas din yan ang mga alalahanin mo. Okay lang naman na ipakita sa kanila na malakas ka. Pero mas okay lang din kung sasabihin mo na napapagod ka na. Mauunawaan ka nila. Huwag mong laging ipakita na matapang ka. Tandaan mo, tao tayo at hindi perpekto na dapat ay palagi tayong masaya at maayos sa mata nila dahil sila rin mismo ay nakakaranas niyan. At kung gagawin mo yan ay kahit papaano ay mababawasan ang mga alalahanin mo. Alam mo, mararanasan natin sa buhay na parabang napapagod ka na at parang gusto mo nang sumuko. Parte yan ng buhay na dapat mong pagdaanan para mas tumibay ka. Dahil sa bandang huli ay magiging maayos din ang lahat at mas maganda siguro kung kakamustahin ka nila at ang sasabihin mo ay okay lang ako dahil nandyan kayo. Kailangan mo ng kausap. Alam mo, darating sa buhay mo na magigising ka na lang sa umaga na parang may kulang sa'yo. O di naman kaya ay hindi mo may paliwanag ang lungkot na nararamdaman mo. Yung tipong tamad kang kumilos at tamad ka sa lahat ng bagay. Mauubos na lang ang araw mo sa kaka-cellphone at hindi mo namamalayan ay lumipas na naman ang panibagong araw. Alam mo, kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng kausap na makakaintindi sa pinagdadaanan mo ngayon. Minsan, alam naman natin ang gagawin. Pero mas maigi na may nakakausap tayo na kayang intindihin ang mga pinagdadaanan natin. May mga bagay sa mundo na gusto mong simulan. Pero hindi mo magawa dahil hindi mo alam kung tama ba ito o kaya mo. Minsan, darating talaga sa buhay natin na hindi tayo okay. Nasabi nga, sometimes it's okay not to be okay. Kasi when you're not okay, you feel weak. And when you feel weak, you know how to become stronger. Ang katawan at isipan natin ay parang cellphone. Nawawala ng signal, nalulobat, at minsan namamatay pa nga. Sa mga panahong hindi mo naiintindihan kung anong nangyayari sa'yo o nawawalan ka ng signal o direksyon sa buhay mo, kumausap ka ng tao. Tao na makakaintindi sa'yo. At ito ang pamilya at mga totoo mong kaibigan. At alam mo ba na mas masarap kumausap ng mga taong may edad sa'yo? O di naman kaya, eksperyensado na sa buhay. Alam mo kung bakit? Dahil sila yung mga taong matured na mag-isip sa lahat ng bagay. At marami kang matututunan mula sa kanila. Kailangan mo ring i-charge ang isipan, katawan at pananampalataya mo para hindi ito malobat. Baka kaya ka nangihina o hindi makapag-isip ng maayos ay dahil namatay na ang pananampalataya mo. Baka mas kailangan mo pang lakasan ng tiwala mo sa Diyos para magampanan at makayanan mo ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay lang naman na makaranas ng kalungkutan at panghihina dahil tao ka.
At normal lang yan. Okay lang naman na madapa ka dahil matututo ka dito kung paano bumangon. Okay lang naman na maging duwag ka kasi mapag-aaralan mo dito kung paano maging matapang. At okay lang din naman na magkamali ka dahil malalaman mo dito ang tama. Gamitin mong lakas ang mga kahinaan mo at huwag mong hayaang wala kang matutunan sa hamon ng buhay. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Yan ang mga natutunan ko sa mga taong nakakausap ko at nakakasalamuha ko. At kung sa panahong sila naman ang may kailangan ng kausap, kausapin mo at makinig ka sa kanila. Samahan mo na rin ng mahigpit na yakap. Magiging okay ka din. Tiwala lang. God bless.